Barbie Oriental Mindoro, ikadalawampu ng Hulyo taong 2015. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, lalaki binaril sa ulo, patay. Walang pay cry sa lalawigan at maging sa buong bansa ayon sa PAGO at NFA. 329 na PNP recruits nanumpa na bilang mga pulis. At sa detalye ng ating mga balita, wala at hindi uubra ang fake rice sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Itong magkatuwang na pahayag ng Provincial Agriculturist Office o PAGO at ng National Food Authority sa programang Newsline City Talk nitong nakaraang Sabado, 18 ng buwang kasalukuyan. Ayon kay NFA Provincial Information Officer Chel Infantado at Operations Officer Norma Harina, sa masinsinang inspeksyon na kanilang isinagawa, negatibo sa pekeng bigas ang lalawigan. Mulaan nila sa pamilyang lungsod ng Kalapan hanggang sa mga palengke sa ikalawang distrito, sinisiguro ng NFA na ligtas at dekalidad na bigas ang binibenta dito sa publiko. Sa napabalitang may itinapong pekeng bigas sa isang basurahan malapit sa palengke ng Kalapan, lumabas sa laboratorio ng NFA na isang crystal wax pellet ang mga ito at hindi ang napapaulat na fake rice sa bansa. Sadyaan nilang nabibili ito na ginamit na disenyo para sa mga gown at ilan pang kagamitan. Samantala ay naman kay Provincial Agriculturist Christine Pine, mismanaged rice ang napabalitang pekeng bigas sa probinsya ng Davao kung saan anya ay makailang ulit na inilagay sa freezer ang bigas na naging dahilan upang magbago ang kalidad dito na aakalain nga na isang fake rice. Diin ni Pine, wala pang kumpirmadong plastic o synthetic rice na pumapasok sa bansa. Panawagan ng dalawang ahensya ng gobyerno sa mga mamimili, huwag magpanik at huwag ring basta maniwala sa mga balitang kumakalat kaugnay sa peking bigas. Tiniyak ng PAGO at NFA na patuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay upang hindi makalusot ang fake rice sa probinsya. Siniguro rin ng dalawang tanggapan na sapat ang supply at maganda ang kalidad ng mga binibentang bigas sa ating mga pamilihan. Magbabalik po ang TVNet Newsline. No one got anywhere by staying still. No one became a champion by saying no. Before you, generations and generations have chosen to move forward. They've surpassed their limits and became the best that they were meant to be. Year in, year out, hundreds and thousands of runners from all over the country, from all walks of life, have taken on the challenge. They have taken on the Milo Marathon. Now, it's your turn. Step by step, mile after mile, these champs have broken through. And if they've done it, you can too. No matter when or where, you can run. You can go places. So when you run, run for a reason. For yourself. For others. With a Milo Marathon's Health Give Shoes advocacy, each step helps children go places. Thousands of children inspired. Thousands of children fueled to become champions. Take one step. And another. Soon you won't even notice that you've gone further than you thought you could. Done more than you thought you could. And all it would take is actually going for it.
getting out there, running to be who you're meant to be. Because real champions don't just get up, they go forward. Don't wait. Start now. Run the 39th National Milo Marathon and let your champion story begin. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10. Either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Sa ating police report, isang 32 anyos na lalaki ang nasawi matapos barilin sa Sishua Baton, Barangay Parang, Lungsod ng Calapan, bandang alas 10:30 ng umaga, ikalabing siyam ng buwang kasalukuyan. Sa ulat ng Calapan City Police Station, kinilala ang biktima na si Marlon Boolaico, may asawa at residente ng nasabing lugar, habang tinukoy naman ang suspect bilang si Jesus Manalo alias Jess, tubong Victoria at naninirahan rin sa Barangay Parang. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, sinundan umano ng suspect ang biktima habang naglalakad ang huli patungo sa tricycle nito at walang ano-ano ay binaril. Ito ng tatlong beses sa ulo. Bagamat naisugod pa sa pagamutan, ay binawian na rin ng buhay si Laico habang tumakas naman ang suspect. Kaagad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng Calapan PNP at tinungo ang bahay ni Manalo, ngunit wala na ito roon. Matagal na alitan ang pangunahing tinitingnan ng mga pulis na motibo ng pamamaslang. Patuloy naman ang pagsisiyasat nila sa insidente at pagtugis sa suspect. Samantala, 264 na mga lalaki at 65 babae mula sa iba't ibang probinsya sa rehiyon ng Mimaropa ang opisyal na numpa bilang mga bagong pulis. 15 ng buwang kasalukuyan sa Camp Epigenio Navarro Grandstand, Lungsod ng Calapan. Panauhing pandangal sa aktibidad si National Police Commission 4B Officer in Charge, Attorney Owen Garcia de Luna. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng opisyal na ang pagiging isang pulis ay hindi lamang trabaho kundi isang profesyong kaakibat ang tiwala ng publiko. Paglingkuran anya ang mamamayan ng may lubos na pananagutan, integridad, katapatan at husay. Ipresenta ni Police Superintendent Romel Briones, Deputy Chief ng Regional Personnel and Human Resource Development Division, ang mga recruits kay PRO Mimaropa Regional Director Police Chief Superintendent Dennis Peña, na tinanggap naman nito at pinangunahan ang PNP Oath of Office. Samantala, 422 ang kota ng rehiyon ng Mimaropa para sa 2015 recruitment program, ngunit 329 lamang ang opisyal na nakapanumpa. Dumaan ang mga ito sa iba't ibang pagsusuri, kabilang ng psychological at psychiatric exam at ang physical, medical at dental exams. Antabayanan ang iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family. For the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. Wonderful place for our kids to enjoy.
a home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, patuloy ngayon ang pagsasagawa ng operasyon ng dredging machine Classic Watt Master 3 sa may bahagi ng barangay Ibabawes. Tinitiyak ng City Government of Calapan kasama ang Department of Engineering and Public Works and Highways ang tuloy-tuloy na dredging operations matapos isagawa ang pagpapalalim ng ilog sa may barangay Lalud. Target ng malawakang programa sa ilalim ng Calapan River and Rehabilitation Project na maresolbahan ang perennial problem sa pagbaha sa mga low-lying areas sa lungsod. Kaya naman ayon kay City Mayor Arnan C. Panaligan, ang dredging operation ay isa lamang sa mga continuing programs ng kanyang administrasyon. Ang pagpapalalim ng ilog ay bahagi ng flood control project na isa sa mga flagship projects ng kasalukuyang administrasyon. Tinatayang nasa halos 6 na milyong piso na ang ginugugol ng lokal na pamahalaan para sa naturang proyekto. Batay na rin sa datos mula sa tanggapan ng City Engineering and Public Works Department. Tuloy-tuloy ang dredging. Ito ang ating view po sa ngayon, view out sa Calapan River. Mapasok ko sa barangay ng West, dito ko sa atin ngayon yung mouth, yung outlet. Kaya ang malamit ko din, no? Binata na ilo sa sasabay ko sa taong nila sa lalong mababa yung discharge tubig kasi sarado na. No? Sarado na. So yun lang kailangan sa ngayon ating dredging machine. Okay? Pero syempre, dali ko sa inyong taon, no? Disinfection, natawa. Ngayon po kasi may walang katakusan eh. Dapat sa panin ng city taon-taon, may kilala tayo na puno para sa dredging. Parang kanal na sa bahay mo, dinilis mo kayo, pero wala ba dyan sa 10 taon, bago dinilis mo ulitan. Ang paparalan ng kasi, di ba? O, paparalan ng daho, whatever. Kaya hindi ang ilo, kung saan ang ilo, para lang kanal. So, wala na kami ngayon, ay dalawin na ng pondo, kaya ba ang interesyon? Lalo, nakapulong na kami. Noong sa ilo, ikaw na lang, from Monday to Saturday, pero hindi tumakaw sa pasara. Pero kung may pwede, si Lalo, ang lulus ko na lang, kaya na yung nervous para bang may tubig na ang gagawin mo, may tubig pa, no? So, nakatulog. Pero yung punganga ng ilo, ang pinupos natin kayo, no? At kaya ay may request pa sa DPW sa mga kapag-pipay pa ng dagal pleasure, no? Kasi
ang ating program na Pag-Deliver Rehabilitation Program. It's dredging and widening ang ilo. Alam mo ba yung relocation ng mga informal centers. Ang naturang proyekto, partikular ang river rehabilitation, ay kinapapalooban ng isang matagal at mahabang proseso at hindi agad makapagbibigay ng panandali ang resulta. Anya, hinimok ng punong lungsod ang lahat na suporta ng Calapan River Rehabilitation Program o ang ABC River Program na mas kilala bilang Alive, Beautiful, Clean River. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. May bagong Grand Night na ang St. Ezekiel Moreno Council 7189 District C40 matapos ang kanilang 37th installation of officers na binigyan ng temang Answering the Call to Evangelize, 19 ng Hulyo taong kasalukuyan, na ginanap sa Saints Peter and Paul Chaplaincy, Barangay Lumang Bayan, Lungsod ng Calapan. Nagsimula ang programa sa pagdaraos ng isang banal na misa na agad na sinundan ng pagtatalaga sa mga bagong opisyales ng Knights of Columbus 7189 na pinangunahan ni Sir Knight Marion Jose Alcantara Sr., District Deputy kasama si Sir Knight Marlon Badillo bilang District Warden. Pasasalamat at panawagan patuloy na maglingkod ang siyang naging pahayag ni Sir Michael Hans Von Camara sa kanyang valedictory speech bilang outgoing Grand Knight. Matapos ang palumpati ay ang turnover of gavel kay incoming Grand Knight na si Sir Christian Catley. Hindi niyo po naitatanong, eh 9 years na ako sa Knights of Columbus. And for 9 years, I saw our organization help touch the lives of others and even myself. And I'm sure the same thing happened to the members as well. Misa po, may kaibigan ang tanong sa akin, bakit ko ba sumali sa Knights? Ano bang nakakukuha mo sa Knights? Ako ba yung biglang napaisip, bakit nga ba ako sumali sa Knights? Ano bang napapala ako sa Knights? Wala namang sweldo. Madalas nagagastusan pa. So, ito po ang aking naging sagot. Kinapako po ang aking sarili. At ako po yung may naramdamang kakaiba. Kakaibang saya sa pagsama ko sa Knights. At siguro po, ganun din yung naramdaman ng iba. That's why I would like to convey my heartfelt gratitude and sincere appreciation for your trust and confidence. May I also take this opportunity to ask for your support and active cooperation for our forthcoming projects. First, restoration of our mini chamber. I know this is a huge task, but I would like us to see this as a challenge to rebuild our so-called house and make it a home. Second, improvement of our chamber. Aside from our mini chamber,
Of course, let us not forget our chamber. We can do a lot to improve it. And third, empowerment of youth through youth-oriented activities. Let us remember that the youth can be the key agents for positive change and peace, and hopefully domestic and international travel, which can renew our camaraderie and gain different perspective through exposures. So sana naman po, i-like and share nyo ito, hindi lang sa Facebook, kundi pati na rin sa iba. Alam ko pong mahirap pumili ng oras ninyo sa mga gaya natin busy sa ating pag-araw-araw na buhay. Pero baka po pwede nyo ipagkalog sa akin na mayroon po ang kunting oras nyo. Huwag nyo sanang i-reject o i-miscall kapag ako naman po ang tumawag sa inyo. Kabilang sa mga bagong talagang opisyales ng Knights of Columbus 7189 sina S.K. Demil Manzo, Deputy Grand Knight, S.K. Pedro Magnaya Jr., Chancellor, S.K. Neil Montoya, Recorder, S.K. Antonio Apigo Jr., Financial Secretary, Sir Arturo C., Treasurer, S.K. Wilfredo Almazan, Lecturer, S.K. Marlon Badillo, Membership Director, at si S.K. Darwin Hernandez bilang Program Director. Bukod sa mga bagong talagang opisyales at pamilya nito, naging panauhin rin sa nasabing okasyon si Congressman Doy Leachon ng Unang Distrito, Father John John Cusi ng St. Augustine Seminary at ilan pang knights ng nakakasakop ng District C-40. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube, i-type lamang po ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline 7 Crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumagpo lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 0432884240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joan Perez Alberto na nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.